abogado, hindi negosyo. Servisyo. When I went out of the Justice Hall ng Baguio City, lahat ng tao, lahat ng empleyado sa Justice Hall from the first, second, and third floor, inabangan ako, tapos... They were clapping for you. Pinaiyak mo ako eh. Kaiyak naman, attorney. Nakilala natin siya bilang politiko at isang abogado. At kahit nang mawala na sa Kongreso at pamahalaan ng Baguio, ay patuloy ang iba't ibang programa para magbigay serbisyo at makatulong sa pangangailangan ng publiko. Tara na at mas kilalanin pa si Attorney Edgar M. Avila. Magandang araw po, Attorney Avila. Magandang araw rin at sa lahat ng nanonood sa iba rin. Isa po ang iyong pangalan sa pinakasikat, pinakamatunog at balita ko, isa sa highest paid attorney dito sa Baguio City. And pangarap niyo na po ba yan, Attorney? Bata pa lamang kayo. Una-una, mukhang kwentong kutsero lang yung highest paid. Wala maniwala ang BIR niyan. Oo nga. But anyway, original ambition ko was to become a priest. So, yun yung nilagay ko sa high school yearbook ko. I wanted to be a priest, but... siguro, unfortunately, yung sinasabi ko, I was called but I was not chosen. So, from there, sabi ko, ano ang next alternative? Then I said I would go into law and public service. Marami ang gustong mag-abogado pero hindi kaya. Hindi kaya ng bulsa. Kayo po ba, attorney, nung pinanganak kayo o pinanganak na kayo sa marangyang pamilya, na kayang-kaya yan kahit anong kurso ang kunin? Kami naman, yung father ko was an immigrant from Moncada, Tarlac. At siya ay unang nag-working student din sa University of Baguio. Kumukuha siya ng accounting at habang nag-accounting siya, naging janitor siya dun sa Sinihan, sa Pines Theater. Yung mother ko was a public school teacher. So, sama-sama sila to make both ends meet. Yung pag-aral ko ng elementary hanggang college, covers course ko, sila yung nagtustos. But yung law course ko kasi extra na yan eh. So I had to pay for my own tuition fee. I work as a poster maker dun din sa Pines Theater. I was also a clerk at the IBM Computer Center ng St. Louis. Habang nagtuturo ako, and then I was able to get a job as a professor sa Baguio College's Foundation. And then lumipat ako sa St. Louis University College of Commerce habang nag-aaral ng law. Mm-hmm. So, ganyan ko nasustentuhan yung aking pag-aaral ng law. Meron daw po kayong polio po. Nag-start po ba ito? Bata po po kayo? Paano naka-apekto po? Actually, hindi siya polio eh. Parang nung buntis yata yung aking nanay, nainom siyang gamot or chemical. At because of that, panganak ko, My right leg below the knee had to be amputated. Congenital defect. So, mula birth. And then, through my parents, nagkuhan sila ng artificial leg. So, from that time on, I was wearing one. And, of course, mahirap. Mahirap yung buhay ng hindi normal. Quote and unquote. At you try to be normal
or you try to live up to the expectation ng tao na hindi magiging sagabal yung inyong deformity to achieve what you want to achieve. Yan. Wow. So yun yung inspiration. were you bullied before, attorney? Oh, alam mo naman, you go through school, maraming mga kaibigan, they don't treat you as normal as they are, di ba? So, yun, maranasan mo yung they look down on you, and then, of course, you cannot do what they can do, like play rough games, hike long hikes, di ba? So, na-challenge tayo. So, I tried to be as normal as them, no? I tried to play basketball, I tried to hike as a Boy Scout, dun sa Jamboree sa Makiling, naglakad ako mula sa Kwan, to show them na pareho lang tayo. Pero yung madalas kasi, attorney, sa mga kagaya mo na mayroong mga pinagdadaanan ganyan, kung kahit iba-iba po no ng sitwasyon, yung confidence nila na parang tingin nila kasi sa sarili nila na wala eh, ganito ako, wala akong magagawa. Sabi mo sa sarili mo minsan? Nagsaset in din naman yan, paminsan-minsan. Nagtatanong ka rin na sa dami ng tao sa mundo, eh, bakit ikaw pa ang nabigyan ng ganito ng Panginoon? Or nagtatanong ka rin, kaya ko ba talaga ito? O nagpapanggap lang ako na kaya ko? And naalala ko yung seed sa kusina namin nung araw, yung wishbone ng chicken. Nang, di ba, pag pinutol mo yun, eh, may wish. Na I did not, hindi ko pa alam yung complexity ng sitwasyon ko. So, ang sabi ko yata sa nanay ko, eh, I wish I had a leg. Nakikita niyo po ba yung nanay niyo noon? Ngayak. Nakikita niyo po yung nanay niyo noon, attorney, na parang sinisisi niya yung sarili? Siguro, in a way, kaya lang yung discipline as a public school teacher, hindi niya nilalabas yung kanyang emotion. So, I think they tried to make up for it by providing yung artificial limb. Hindi naman mura. Nung araw yan, kinain din yung resources namin. Kasi you have to go down to Manila, check up ka doon, pagawa ka doon. Maliit lang sweldo ng janitor, maliit lang sweldo ng public school teacher. But ultimately, nag-survive naman. What was the worst experience po na naranasan mo dahil dyan, dahil nga ganito yung naging sitwasyon mo? And nung mga time ba na yun, sinisisi mo rin ba yung mommy mo sa nangyari po sa'yo? Wala namang sisi sa magulang. Ayun nga, worst experience, wala. Mga funny experiences lang. Nung kami Boy Scout, nag-swimming sa asin. Tapos yung mga kasama ko, tinago yung artificial. Hanapin mo. Pero ilalabas din naman nila. Hindi naman worst experience. Kaya lang, it made you realize na talagang hindi ka pala as normal as other people are. But you were very strong, and up until now, very strong ka. To the point nga, attorney, na kaya mong ipaglaban ang buhay ng ibang tao. Siguro. Yun din ang kapalit ng binigay ng Panginoon sa atin, that they gave me a different personality. Kasi some other people would be encountering depression, or they would easily give up, or turn into drugs, turn into liquor, or, di ba? But nag-focus ako into the positive things that I can achieve in life. Ayan. Speaking of pinaglalaban ang karapatan ng iba, what was, kasi naghirap ka eh, attorney, pinaghirapan mo, nag-working student ka, naging abogado ka. Ano yung pinakamasarap na naranasan mo bilang abogado? Anong kaso? And ano yung pakiramdam kapag meron kang buhay? Well, nung araw, nung sana sinabi ko sa tatay ko na gusto ko maging abogado, sabi niya, two things. One,
do not just be an ordinary lawyer. You become the best lawyer that we can have. So yan ang pangalawa. Then, ang pangalawang sinabi niya, ang abogado hindi negosyo, serbisyo. So again, when I took my oath as a lawyer, what struck me in the oath is I am a lawyer, not for malice or money. So ayun na yun nakerry sa ating utak in the practice of law. At I started law practice medyo hindi focused on earning money, but the satisfaction of being able to help people, yun ang ultimate goal. And you do it voluntarily. Ano, may mga napanood ako before na talagang ikaw ang pumupunta kasi gusto mo silang matulungan. Alam natin, mahal po ang pagbabayad ng attorney, kaya maraming ating kababayan na talo na lang, makukulong na lang, pero ikaw talagang pumupunta ka. Meron po bang isang kaso na nasabi mo sa sarili mo na buti na lang nag-abogado ako, buti na lang ako yung lumaban para sa taong to, kasi kung hindi ko ginawa, kawawa naman ang buhay niya? Well, ang pinaka-memorable na kaso is a murder case we handled de officio. Yan ang tawag sa libre lahat, ano? And for 2 years, trial kami. Lahat ng expense ng kaso, transcript of records, walang appearance fee, etc. for the next two years. And ultimately, na-acquit naman yung tao who was wrongly accused of murder. At ang satisfaction nito is when I went out of the Justice Hall ng Baguio City, lahat ng tao, lahat ng empleyado sa Justice Hall from the first, second, and third floor, inabangan ako. Tapos, they were clapping for you. Nakakausap mo pa ba yung taong yun? Wala na. Ano yung words na sinabi niya sa iyo na nasabi mo na salamat kasi ito nga yung trabaho mo at salamat na ikaw ang nakilala? Wala. Akap lang, salamat. Tapos yung asawa, iyak-iyak, salamat. Eh, yun talaga. Yun na. Nakakaiyak naman, Atty. Kahit na hindi ko natutukan yan noon, natakot ka rin ba, Atty., for your family, for yourself, na parang, no? Gagawin ko pa ba ito? Paano yung pamilya ko? Oo nga, pinaiyak mo ako. Ako rin, Atty., naiyak din ako. Hindi. Malaking tao, ang kalaban. At siguro, ang purpose lang was better to save an innocent person than imprison one who is not guilty. So, mabuti pang ikulong mo lahat ng guilty persons dito sa mundo. Huwag lang yung inosente. Huwag lang yung hindi ginawa ang krimen, pero mapagbibintangan siya at hindi niya kayang i-defend ang sarili niya dahil wala siyang pera. So, ayun na, nakakatakot din kasi powerful yung mga other parties. Pero hindi lang naman yun. We've gone against military, police, personnel, and ginagawa pa rin namin yun, nagsiservisyo for free. Basta we believe in your cause. And of course, ang rule namin since we started the practice of law, no drug cases. Siguro hindi maatim ng sikmura na mag-uwi ka ng money on your table for your family na galing sa drugs. And it would be very hard later on. Sabi ko nung araw, nung mga bata pa yung anak ko, mahirap mag-handle ng drug cases, tapos later on isumbat sa'yo na bakit ikaw, di ba, nagde-defend ka ng drug pusher, bakit nagde-defend ka ng drug lord? Pwede mo naman, kwentuhan mo naman kami ng kaunti sa iyong love story. Paano mo nakilala ang iyong napakagandang misis? And, di ba, ang confidence nga, though sabi mo nga, confident ka na, bata ka pa lang, medyo nahirapan ka ba na paano kaya liligawan ang babaeng ito? Hindi, attractive talaga ako eh. Wow! Hindi naman, I think we met in a concert.
I used to be yung sa Vision League ng St. Louis. Merong group of students sa religion department nila na nag-o-organize ng concert every year. At in one of the series of Vision League, doon kami nag-meet. And when you saw her, you knew that she was the one ba? At parang head over heels. Wow. Ibig sabihin na, Torny, ikaw ang na-in-love at hindi ang misis mo ang na-in-love. Kailangan namin, hindi. What is the secret for a happy marriage? Well, you have to credit her for her tolerance and patience and understanding. When you're exposed to a public person like me, marami ring intriga, maraming chismosa, maraming marites. Mm-mm. At through all the years naman, yung trust niya never waned, I hope. Ayun, Attorney, aside from your very beautiful, supportive, and loving wife, you're blessed with your kids and grandkids. Kung meron kayong isang bagay na nais ma-instill sa inyong mga anak, mga apo, na matututunan at dapat dalhin nila habang buhay, ano, kahit na anong mangyari, ano po yun? Well, ang tanungin mo sa sarili mo, do you want to be a father of a good family or a good father to a family? If you're a father to a good family, wala, doon ka lang, image mo nandoon, probably you support materially, but I'd rather be the good father to a family. And as a good father to the family, you inspire them, improve their lives, no? Hindi lang give them everything, but you tell them to work, work, and work para sa improvement ng kanilang mga buhay. So, you become the inspiration, you become the leader. You have to lead them into the path of success for themselves, for their families. Tapos, of course, yung material support, no, will be there and lahat na. So, better to be a good father of a family. Congressman ka po noon. Mm. Abogado na po kayo, bakit po ninyo naisipang mag-congressman? Yeah, yung public service naman, even during my youth, I started as chairman of the Kabataang Bayan. Oh, araw. Kabataang Bayan pa noon. KB. Nung araw, nung batch ni Amy Marcos yan eh. Mm-hmm. And doon, I started, if it's called a career in public service. And doon na nag-start yung aking idealism at yung want na to serve more. So when I was given an opportunity to become congressman for the youth, talagang nakipaglaban ako para makuha yung pwesto at nakuha ko naman. And for 6 years, I was exposed to legislative work dun sa Mabalawang Kapulungan. What is the favorite or what was the favorite thing na alam mong nagawa mo for Baguio, that kahit ilang taon ang lumipas, alam mong nagawa ko to, akin to? Well, the legacy na pwede nating iwanan dito sa Baguio is yung building of the FBR Youth Center. Nung araw kasi, ang idea was to have a recreational center for the youth. Na merong audiovisual room, merong library, tapos meron ding rehabilitation for drug offenders. And of course, we established a world-class gym dito sa may FBR Youth Center. For me, that would be the mark that during the time that I passed by in this earth, may monumenta tayong maiwan for the city of Baguio. And that is of course dedicated to the people of Baguio at sa ating mga kabataan. During the time when I was congressman, nag-usap ko rin ang staff namin, ano ang pinakamadali gumawa ng pera para makatulong sa tao. So we set up the EMA Foundation. Actually, we called it the St. Teresa of Avila Foundation. Uh-huh. Yung St. Teresa of Avila is a known
mother superior na nagsiserve din sa India, ano, sa Calcutta. At tumutulong talaga siya. So in honor of St. Teresa, ito yung foundation na ginawa namin. Yung EMA naman is the golf tournament under that foundation. Ang biggest achievement natin dyan is we were able to give 5 million pesos dati sa Baguio General Hospital kay Dr. Factora to help in the dialysis of patients. So, nagkaroon kami ng medical missions, ambulance, nagkaroon kami ng mga bloodletting, and hindi lang naman Baguio, all over the Cordilleras, we help as much as we can. In Baguio City, at no expense to the city government, we were able to build around 9 or 10 classrooms, no, through my friend Chi Jan Lee. Yung wheelchairs, nung hindi na kami nakaka-raise ng funds sa foundation, we were getting it from our own pockets already. Yun na nga, siguro, unconsciously, dahil may kapansanan ka, pag may humingi na nangangailangan ng wheelchair, unconsciously siguro pumapasok sa ulo mo, bigyan, di ba? When you help because it comes from your heart, not because you want to run for public office. Sa lahat po ng nanonood, sa iba rin, attorney, mensahe, ano ba ang pinaka-importanteng aral na maibibigay mo po sa kanila? May pag-asa palagi. There is hope in everything. And do not lose trust in God. Do not lose trust in your fellow men. And family should always come first. Thank you so much, yes. Attorney, sa inspiration na binigay niyo. Ang masasabi ko lang sa kwento mo, nako, Attorney Edgar, iba rin. Grabe. Yeah. Sana ay marami tayong natutunan sa maikli pero nakaka-inspire na kwento ni Attorney Edgar M. Avila. Sino naman kaya ang susunod na magbibigay sa atin ng inspirasyon? Abangan yan sa mga susunod na episode ng Iba Rin.